Hi Aquarius, kumusta po sa lahat po ng mga Aquarius? Ito po ang inyong mga divine messages. Holy angels, holy spirits, divine beings, celestial beings, ancestors, divine universe. Pahingi po kami ng mga mensahe po. Powerful divine messages para po sa mga Aquarius. Ano pong dapat marinig? What is the most limiting belief keeping me from what I want right now? Unang-una, limitasyon. Do I believe I am worthy? Do I believe I am worthy? Kasi nga, may naglilimita sa inyo. Paano mo naman mararamdaman na may value ka? Diba? Paano ka maniniwala na worthy ka kung may naglilimita sa'yo or ikaw mismo itong nililimitahan mo ang sarili mo? How can I deepen my trust right now? Isa pa yun, kung unang-una mga dude ay wala kang tiwala sa sarili mo. So ito yung mga kailangang magkaroon ng healing ngayon dito sa video na to. Timeless po ito mga ate, mga dude, kung kailan nyo po ito mapanood. Ito po yung divine timing o yung tamang panahon, tamang oras talaga na marinig mo itong mga mensahe na ito na maring ito yung sinisigaw talaga ng soul mo na kailangan mong marinig. Yan po. Or ng mga ancestors, sa mga guardian spirits po ninyo, ito yung gustong sabihin sa'yo ng higher self mo o ng soul mo na ano ba yung most limiting belief. Yan. Kaya hindi mo magawa yung gusto mo. Okay. If you are not living the life you desire, it's because a part of you doesn't believe it's possible. Kasi nga, paano ka maniniwala na posible yon kung unang-una mababaw lang yung tiwala mo sa sarili mo o hindi mo pa nalilet go talaga, hindi mo pa nasusurrender lahat kay God? You can trust yourself. You can trust yourself. Trust fully in yourself so that you can deepen your trust in others. Maari din po sa ilan na maaring ito ay wake up call. Paalala na po sa inyo yan ng Divine Universe na parang kailangan mo na rin magtiwala sa ibang tao. Subukang magtiwala sa ibang tao. Maari kasi ang ilan po sa inyo ay may trust issue, ganyan po. Napakahirap na sa'yong magtiwala. Pero hindi ko po kayo masisisi. No judgment po tayo dito dahil ang ilan po sa inyo, napakarami nang nangyari sa inyo. Lalo na betrayal. May mga deceitful sa paligid po ninyo. Mga nakasalamuha po ninyo na mga deceitful. Mga maraming snakes. Yan po. Sa paligid. So, kaya nahihirapan ka magtiwala. Pero magkakaroon ng healing yan kung umpisahan mo ngayon na magtiwala na muna sa sarili mo. I-let go muna yon. I-let go muna yung takot. Basta unahin mo muna yung sarili mo. Magtiwala ka sa sarili mo. You know, trust creates safety. And when you feel safe, we feel unstoppable. You know, trust creates safety. And when we feel safe, we feel unstoppable. Diba? Kung pakiramdam mo, mga ate, mga dude, kung may tiwala ka sa sarili mo, may tiwala ka kay God, as in literal na may tiwala ka kay God, na hindi ka masasaktan, na walang mangyayari sa iyong masama, walang ahas na makakatuklaw sa iyo kahit saan ka mapunta, yan po mga ate, mga dude, walang mangyayaring masama sa iyo. Kasi unang-una, nagtitiwala ka kay God na safe ka. Diba? And when we feel safe, we feel unstoppable. Diba kung secured, meron kang security, ganyan po. Yung secured, yung safe. Kung alam mong safe ka, wala kang takot na gawin lahat ng gusto mong gawin. Unstoppable, walang makakapigil sa'yo. Let go and trust. Unstoppable yung energy dito. Once na matanggal mo talaga yung takot. So, maaring ang ilan po sa inyo ay nakakaramdam talaga kayo ng takot sa kasalukuyan. Iba't ibang klaseng takot yan, mga ate, mga dude.
hindi ko na po isa-isahin kasi kung alam mong mensahe mo ito ay alam mo kung ano yung tinutukoy dito ng mga divine beings na takot. I-let go mo yan at mas magtiwala ka kay God. Ang sinasabi dito ay hindi ka pababayaan ni God ng divine universe, kaya hindi ka dapat matakot. Mahirap, napakasimpleng salita pero napakahirap nun talagang gawin, na magtitiwala ka na walang mangyayaring masama sa'yo, na kahit gaano katindi itong chaos na sinasabi dito, basta may tiwala ka kay God, walang mangyayari sa'yo masama. So paano mo mapapalalim yung trust? Unang-una, ito yon. Maniwala ka na kayo po ay worthy. Okay. You are worthy. You are deserving. You are loved. Okay. So, post nyo po dyan. Dyan po sa comment section. I am worthy. I am deserving. I am loved. Start seeing the divine beauty within you and go out and claim the life you have dreamed up. So, how can I deepen my trust right now? Paano mo mapapalalim pa yung tiwala mo sa sarili mo? Unahin mo muna yung tiwala sa sarili mo. Lalo na kung skeptical ka, nahirapan ka rin magtiwala ng buong buo kay God na sa divine universe na talagang walang mangyayari sa iyong masama. Kasi hindi, sa kasalukuyan, kung nandito ka, napanood mo, pinapanood mo to, nandito pa yung fear. May fear pa. Kaya nga lumabas to. May fear ka. May kinatatakutan ka. So, kailangan malaman mo muna. Ito, i-activate mo muna to na yung kayo ay worthy. Okay, you are worthy. You are deserving. You are loved. Yan, post nyo po dyan sa comment section. I am worthy. I am deserving. I am loved. Start seeing the divine beauty within you and go out and claim the life you have dreamt up. Your crown has been bought and paid for. Put it in your head and wear it. Okay. Crown chakra po ninyo. Ma-activate din yan. Ngayon po. Or pagkatapos niyo pong mapanood ito. Binigyan po kayo ng crown ng Divine Universe. Sayang naman kung hindi nyo isusuot. Kaya mula ngayon, isuot nyo na po yan. Yung crown po ninyo. Kasi deserve nyo po yan. Worthy. No? I am worthy. You are worthy. Deserve mo. Deserve mo ang magandang buhay, ang abundance, na mabuhay sa kung ano yung pinapangarap mo talaga na magandang buhay. If you are not living the life you desire, it's because a part of you doesn't believe it's possible. It's time to upgrade. Own it. Heal it. Upgrade it. Remember, your belief is the root of your result. Diba? Kung maniniwala ka, ang galing nga ng mga mensahe sa inyo, talagang konektado siya. No, para siyang nakatahi. Nakatahi. Dikit-dikit. Yan, magkadikit. Na talagang, paano mo mapapalalim ang tiwala mo sa sarili mo kay God? Una-una, malaman mo muna to, ma-activate mo muna to na kayo ay worthy, na deserve nyo lahat. Deserve mo maging mayaman, deserve mo maging masaya ang love life, magkaroon ng masayang pamilya, maayos yung pamilya po ninyo, yung mga magulang, mga kapatid, yan po. Sa ilan naman po ay maging masaya po ang love life. Worthy, yan po. Once na ikaw mismo, ma-activate mo to at maniwala ka talaga na deserve mo lahat, na mahalin ka rin. Okay, hindi lang ikaw yung nagmamahal, hindi ikaw yung naghahabol. So deserve nyo po na maging maayos ang buhay. Basta tanggalin nyo tong limiting beliefs, mga ate, mga dude. Okay, mga ate, mga dude, hindi pa tayo ng mga divine messages. Deserve mo maging masaya. Sayang mga araw na nade-depress ka, ganyan po.
perform a random act of kindness. Yan, makatanggap ka ng regalo mula sa Divine Universe. Okay, so mga dude, today holds unlimited possibilities, 'di ba? Ito na 'yun eh. 'Di ba? Sobrang konektado. Most limiting belief. Ngayon, ma-activate na yung unlimited possibilities ninyo. Mula dito sa puro limitasyon, magiging unlimited possibilities, unlimited abundance to see the beauty in life. 'Di ba? Napakaganda. Diba kanina may beauty rin dito na sinasabi na kayo ay divine beauty. Ayan o. Start seeing the divine. Hala, so, hala, nakakilabot. Sobrang konektado itong mga mensahe ninyo. Start seeing the divine beauty within you. And go out and claim the life you have dreamt up. Diba? Pwede itong go out na ito na sinasabi dito ay talagang ang ilan po sa inyo ay malilibot nyo ang buong mundo o yung halos marami po kayong bansa na mapupuntahan. Sa ilan ay nasa ibang bansa na po sa kasalukuyan. O yung dream na sinasabi dito, yung pangarap po ninyo, ito yung mga stars. Yung pangarap po ninyo na makilala globally, yan po, worldwide, sa internet. Unlimited possibilities lahat. Lahat, maate mga dude, posible. At ito yung gift sa'yo. Sorpresa to, surprise, you know, sorpresa ng Divine Universe, ng mga ancestors, ng mga divine beings, celestial beings, kasi nandito yung mga stars, nandiyan na po lahat-lahat, no? May mga flowers din po, maring may connection din sa inyo yung flowers. So, bottom of the deck, slow down and rest, you need it. So, meron ditong kayo ay gagawa po ng mga healing rituals, abundance rituals, ganyan po. Yung aalagaan nyo naman yung sarili nyo kasi halos puro na lang sila ang iniintindi po ninyo. Yung pag-aalaga sa kanila, sa mga tao na sa paligid po ninyo. So ngayon naman ikaw, ayan po, nandyan yung healing, nandyan yung masaalagaan yung sarili mo, magpapahinga ka. Ayan o, slow down and rest, you need it. Kailangan mo yan. Mga tayo mga dude. May mga regalo kang matatanggap. Lahat na po yan. Divine gifts mula po sa inyo pong mga ancestors. Big happy changes. Kaya masusurpresa ka. Okay, kung ngayon nasurpresa ka na dahil may mga pasurpresa sa'yo ang Divine Universe, mas masusurpresa ka pagkatapos mong mapanood ito. Marami yan. Okay, at malalaki yan. Bigger and better. Big happy. Big shift yan sa buhay po ninyo. Magsisimula yan dito na mas lumalim ang tiwala mo sa sarili mo kay God, yan po, o sa Divine Universe, at mas maniwala ka na talaga na worthy ka, deserve mo maging masaya, maging mayaman, maging maayos ang buhay, maging healthy, yan po, at matanggal ang mga limiting, lalo na yung most limiting belief. Yan po, na umaharang sa iyo para magawa mo yung mga gusto mo talagang gawin sa buhay mo. So maraming pasorpresa sa iyo ang Divine Universe, may connection sa big happy changes niyo po. Communicate clearly. Yan. Yung inyo pong throat chakra ma-activate din po habang pinapanood niyo to or pagkatapos po, mga dude. Communicate clearly, may mga makakausap po kayo na talagang makakatulong sa inyo na matanggal na rin yung inyo pong mga limitasyon sa buhay. May mga signs na matatanggap mula sa Divine Universe. Signs yan. Look for a sign. O maaring hahanap ka ng sign? Yes, yan. Maaring dito mo na mahanap din ang ilan sa mga signs. Kasi may mga ma-unlock or ma-unfold pa. Pagkatapos yung mapanood ito, may mga makakausap din kayo na magbibigay sa inyo ng clarity. Yan po. Makakausap. Iba't ibang klaseng komunikasyon po ito, no? Communicate clearly. Paikipag-communicate o paikipag-usap po ninyo sa mga spirit guides po ninyo, sa mga ancestors, sa Divine Universe, kay God, kay Jesus, kay Saint Michael, the Archangel, at sa iba pong mga guardian angels po ninyo, mga Archangels. Communicate clearly din po sa
hindi lang sa spirit realm, pati din dito sa planet Earth, dito po sa physical realm, mga tao naman po na makakausap po ninyo, pwedeng email, text, chat, tawag, or video call, or makakausap ng personal. So, communicate clearly. May mga signs, maraming signs, synchronicities. Wait ka lang kasi yes na ang sagot sa'yo ng Divine Universe. So, wait mo itong mga pasorpresa sa'yo ni God, ng Divine Universe, sa mga ancestors mo. May kinalaman sa Divine Beauty, Divine Wisdom, yan po, sa Divine Money, sa Divine Inheritance po ninyo. Malaking gift, wow. Na magpapabago talaga. Ayan o, there's something better, di ba? Kakasabi ko lang kanina, bigger and better. Bigger and better. Ang galing. Di ba? Ante mga dude, synchronize yung mga mensahe sa inyo. Malalaman mo yan kung ikaw yan, tinutukoy dyan, ante mga dude. Improving health. Kakasabi lang, deserve mo rin ang maging healthy. Yan po. At mag-improve, lalo na sa mga medyo hindi po maayos ang kalusugan sa ngayon. Ayan, improving health. O, oh, diba? Napakaganda na mensahe po sa inyo. So, sarado po natin ang inyo pong reading. Healing heart. Diba kasama yan? Improving health, healing heart, o yung healing soul. Healing heart. Hindi lang heart. Hindi lang sa puso, no? Heart chakra. Pati yung soul po ninyo. Freedom from toxic relationship, diba? Or addiction, basta may kinalaman sa addiction, or may taong may connection po sa inyo na may addiction, makakalaya ka na. Kumbaga, alis ka na sa ganyang toxic relationship, na lalo na kung may addiction po yung tao na may connection po sa inyo. Healing heart. Healing from heartbreak sa ilan, kung kayo talaga ay yan, nahirapan po sa nasaktan sa romantic partnership naman po yan. Okay. May mga sumasabotahe po sa kasalukuyan. Meron din pa ulit-ulit na nangyayari na hindi mo gusto. Meron din po sa ilan na may kasama kayong narcissist. O, yun nga, toxic relationship. Or one-sided, na maaring ikaw na lang yung nagmamahal talaga, ikaw na lang yung kumakapit, at di ka na pinapahalagahan, kaya rin siguro hindi mo maramdaman na worthy ka dahil nga sa mga tao na to. So, iiwasan mo na yan, mga toxic or evil people. Okay, so huwag tayong magbabad sa negativity, hayaan nyo na sila, kasi pupunta na kayo dito sa bigger and bigger and better. At yes, yan, confirmation na kayo mula ngayong araw na to ay, ayan o, today holds unlimited possibilities to see the beauty in life. Okay, so mas makikita mo na talaga yung kagandahan ng buhay, at mas ma-appreciate mo talaga na masarap palang mabuhay. Napakaswerte mo pala na binigyan ka ni God ng, ayan o, ng pagkakataon na magstay dito sa earth at mamuhay ng hindi puro problema. Mamuhay ng abundantly, yan po, maging abundant, walang limitasyon, masaya. May rainbow, butterfly. So, may mahal kayo sa buhay na mayapa na, yumaona na, gusto niyang ipaalala sa'yo. Gusto niyang, meron po kayong departed loved ones or mahal sa buhay na mayapa na gusto niyang iparating sa'yo na I am so much better now. Okay na siya. Mas okay na siya ngayon kaysa noon na nabubuhay pa siya, no? I am so much better na, huwag ka na mag-alala sa kanya. Maaari may makita kang rainbow. Isa iyon sa paraan niya para ipaalala sa'yo na masarap mabuhay. So, i-enjoy mo habang buhay ka pa. At huwag ka mag-alala sa kanya kasi mas okay na siya ngayon. Okay, I send you loving signs through nature. Diba? Nature, kasama na rin itong rainbow o yung dagat, ilog, yan po, mga puno, butterfly, dandelions, butterflies,
Yan po yung mga signs. Basta sa nature, katulad po ng dragonfly, bees, yan po, mati mga dude, or mga halaman. Specific dito yung dandelion or dandelions. I feel happy and I feel healthy and happy. Yan po yung mga mesahe po sa inyo ng mga mahal po ninyo sa buhay na namayapa na o nasa other side na po, heavenly places. I feel healthy and happy. Okay, so maari po kasing may connection dito sa heart, maaring may sakit sa puso yung mahal po ninyo sa buhay. Nung nabubuhay pa siya, naghirap talaga siya sa kalusugan niya. Masakit yung may masakit sa kanya or yung may matinding karamdaman talaga. Ngayon healthy siya, masaya siya. Okay, I feel healthy and happy. So huwag ka na mag-alala sa kanya, huwag ka rin mag-guilty, maate mga dude, kasi nasa mas maayos na siya ngayon. Ayan, oh, I'm so much better now. I send you loving signs through nature. Wow. So mga ate, mga dude, huwag kayo mag-focus sa mga copycat, sa mga ahas sa paligid po ninyo, mga narcissist. Yan po, mga tao na gusto nila lahat ng attention sa kanila, yung sila lang yung mamahalin. Worthy ka, deserve mo rin na mahalin. Okay, yung mga makasarili at yung mga sumasabotahe, kasi may sabotage, sumasabotahe or gumagaya sa'yo, pili kang ginagaya or gusto kang malagpasan pa. Okay, so mga te, mga dude, magkakaroon ng healing. May healing dyan. Healing heart yung physical po ninyo na puso at yung heart chakra po ninyo, kasi ang daming pinagdaanan ng soul po ninyo, ng heart chakra po ninyo. Kaya ngayon ay mas magliliwanag po yan. Napakaganda ng rainbow. Yan po. May makita po kayong rainbow. Hindi lang yan sa sign ng mga mahal po ninyo sa buhay na namayapa na, na kinakamusta ka, na gustong ipaalam sa'yo na okay sila, mas okay na sila ngayon. Bukod pa dyan, yung rainbow ay pag-asa. Pinapaalala sa'yo ng Divine Universe na huwag ka mawala ng pag-asa, may mga pasorpresa sa'yo, hintay ka lang, you know, wait ka lang, kasi yes, yung pangarap mo, yung dream mo, ito yon, North Node, yung pangarap mo talaga ay ibibigay yan sa'yo. Makukuha mo yan, mararanasan mo yan. Yung yan po, oh, divine beauty sa ilan. Gumawa ka man ng mga beauty spell or hindi, ganun pa rin. Kasi meron ka talagang divine beauty. Kahit wala kang masyadong effort sa sarili mo. Ikaw na mismo, ikaw yan. Kung kahit wala kang makeup, wala kang ginagawang mga beauty rituals, o wala kang masyadong nilalagay sa katawan mo, sa mukha mo, ikaw na mismo, ikaw yun, tinutukoy dito na worthy, divine beauty, meron ka niyan. Okay, so, unlimited possibilities, mga sorpresa, walang limitasyon yan, healing, mga signs, kung kailangan mo, pag humingi ka ng signs, bibigyan ka ng Divine Universe sa mga signs. Yan po, wait ka lang, may hinihintay ka dito, darating, hinihintay mo. At yes kasi yan. Yes, confirmation. Mga tayo, mga dude, maraming salamat po. Sana may makuha po kayo dito. At kahit hindi po kayo mag-resonate dito, automatic na kayo po ay makakatanggap ng malaking sorpresa. Big happy changes. There's something better. Yan po, sa buhay po ninyo. Ano man po yan, sa kalusugan, sa love life, sa trabaho po ninyo, sa career, sa online platforms po ninyo, kasi may mga copycats kayo dyan, mga mirror mirror dyan, mirror mirror hanging on the wall. Ayan po, so salamin, meron din pong salamin. Mga ate, mga dude, mga salamin dyan, ang ilan po sa inyo maaaring mahilig pag salamin. Basta may connection sa salamin. Or yung mga gumagaya po sa inyo. Sana ay may makuha po kayo dito kahit paano.
may mga signs, mga hinahanap mong signs, sana may nakuha ka dito. Okay, so ingat po kayo palagi. Maraming maraming salamat po mga mga dude. Thank you po sa oras at sa divine energy po ninyo at sa divine beauty po ninyo, kasi karamihan po sa mga nanonood dito talagang literal na may divine beauty. Yan po. Loob at labas. Okay, yung inyo pong yung soul at yung physical body po ninyo talagang hindi po maikakaila na magaganda at mga gwapo po kayo. Ano man po yung gender po ninyo, ano man po yung edad po ninyo sa kasalukuyan. Yan po mga ate, mga dude. Kumbaga, magagandang lahi kasi nga po, divine. Yan po. Divine po kayo. May divine beauty. Wow. So, ingat po. Thank you po.